2024 sa Buhay Semifinals. Meron tayong apat na strong contenders para sa taon na to. GL, EJ Powers, Lock 1, and Vitroom. Lahat sila deserving para sa kampiyonato dahil sa mga malalakas na performance nila ngayong taon. Kaya kahit isa lang ang matatanghal bilang kampiyon, I think malaking achievement at patunay pa rin to na talagang nag-level up pa yung overalls nila as battle rappers. Going deep sa stack na Isa Buhay lineup na to. So ngayon bago ang battle nila, no, magbibigay lang ako ng short preview. Same format din to dun sa mga nakaraang preview natin. Ito, simulan natin sa GL versus EJ Power. At uling good news, bad news! Good! Mag-a-ascend pa rin ako in each and every tower. At bad news! Oo, bad news yan kay Romano at EJ Power. Kaya sino susunod? GL? Ba't ko titirahin yung putang inang yan? Para lalo mag-viral ng sagad? Eto nga nagmamataas, pinabagsak ko eh, downward spiral palapag. Ikaw yung shortcut ko, patungo doon sa title kong hangad. Dahil sa sobrang taas nitong nagawa kong talunan, diretso finals na agad. Ito na ata yung pinakamahirap na matchup na i-predict all year. Kasi you can say na pagdating sa skill set ay halos nasa same level tong dalawa. And pag-uusapan natin yan in detail mamaya. I-discuss muna natin yung mga huling battle nila. Both eliminating ang dalawang former Isa Buhay finalist. Para sa akin, ito na yung isa sa mga peak performances sa buong career nila. EJ, bilang ito yung first Isa Buhay run niya, ay siguro ito na ata yung pinaka-importanting panalo niya sa flip top. Considering yung quality of opponent at semis pa yung on the line dun. Si GL naman against Surgenyo ay siguro yun na yung final test na kailangan niyang lagpasan para ma-prove yung still mga nagda-doubt dun sa claim niya na siya na nga daw yung new era. So ito, Sur versus GL, naalala ko nung live after nung first round ni Surgenyo, kinabahan na ako para kay GL. Ang lakas kasi nung opening round ni Sur. Kuha niya yung formula para ma-breakdown yung style ni GL, tas ganun kalakas pa yung ender niya. Mauuga ka talaga eh. Siguro kung rookie form ni GL to ay naapektuhan yung performance niya, pero ito na nga, ibang klaseng maturity at confidence yung nakita ko kay GL nung round 1. Makikita mong sabik siyang atabunan yung rounds ni Sur. Something na hindi ramdam nung round 2 niya kay Lip Cram last year. Ito na ata yung pinaka-aggressive na form ni GL. Yung giggle, yung volume mismo ng delivery at malutong pa nga yung mga mura niya ngayon. Alam mong ready talaga siya na i-reciprocate yung energy ni Surgenyo dito. Pagdating sa sulat naman, syempre alam mo na yung i-expect kay GL, di ba? Pero dito nagulat ako sa efficiency ng bars niya. Kasi di ba yung usual, parang maglalapag muna siya ng detalye na parang magbibuild siya ng grand setup bago niya pakawalan yung punchline. Pero dito nga sa round 1 niya against Sur, bar after bar yung ginawa niya. And tingin ko ito yung perfect counter sa style nung katulad ni Surgenyo, yung mga MCs na mahusay sa mimicry at sa clowning, di ba? Mahirap talagang talunin yung ganyang type of MCs kasi sa galing din nilang mag-control ng situation ng battle na I think very underrated skill sa battle rap. Dito, parang hindi na nag-bother si GL na i-breakdown masyado yung style mismo ni Sur, kundi nagtahi lang siya ng mga technical na haymakers. Pagdating sa quotables naman, yung ender ni Sur, yung highlight ng round 1, not until nung Newton bar ni GL. Parang yun yung nag-cancel doon at nung live parang doon na nag-shift yung momentum. Ganun ka-importante yung quotable. Doon na nag-pick up yung mga sunod-sunod na bara ni GL. Isa sa mga pinaka-paborito kong linya niya dito is yung silver medal, ginawang silver lining. And you, ha? Baka ating limot. Kasi pag tanong sinong Sur, ang sagot, yung tinalo ni Mot. Tang-i-nang legacy yan! Career defining, yung simpleng silver medal ginawang silver lining. Napakasimple kung papakinggan mo lang, di ba? Pero sa dinami-dami ng battles ay hindi ko pa narinig yung ganong phrasing or yung mismong idea ng linya na to. Kasi di ba, hindi naman ganong kasama yung maging second placer eh. Pero yung way ni GL na pinagbukang yun yung legacy ni Surgenyo ay with the approach para pumuntos. Dito sa round 1 para sa akin, dikit pa siya eh. Na oo, lamang si GL sa technicality and punchline count, pero you have to weigh din yung rap skills and yung matalinong game plan ni Sur. Pero rounds 2 and 3, dito na nag-pull away si GL. Hindi siya nagpa-intimidate dun sa ginagawa ni Sur, yung mga close and physical contact, di ba? Although hindi naman perfecto, no, yung pinakita niya. Ito, magbibigay lang ako ng nitpick sa naging performance niya. And ganun din kay EJ Power mamaya, magiging critical din ako. Again, nitpick lang to, hindi naman siya ganun ka big deal, no. Pero para sa akin parang nasobrahan si GL ng gimmicks dito.
Hindi ko alam kung ako lang, no, pero ayun nga, yung mga schemes niya, lalo nung latter part na ay hindi na ganun bumakat dahil nga na-spoil na yung expectations dun sa mga naunang rounds. Kasi diba sinimulan niya sa tahimik lang na intro at outro sa round 1, yung bago ako magsimula, tahimik lang. Na yun din, yung naging ender niya sa ang tunay na henyo, tahimik lang. Ayun, sobrang natripan ko yun kasi very subtle lang siya. Pero ayun na nga, nasundan nung Medusa na expose, malakas din yun. Yung props na logo, tingin ko medyo hindi siya ganun nag-land. Yung good and bad news na scheme medyo hindi ganun kalinis and hindi ganun nag-pay off para sa akin. Yung inside and out scheme, malakas yon. And ayun, yung last part na nag-lag siya, tingin ko unnecessary na considering na parang same concept lang dun sa Medusa na gimmick. So ayun, meron siyang anim na sinugal dito na laro and tingin ko kalahati lang dun yung gumana. Again, this is me being critical, no, pero kung as a fan at kung pure entertainment lang, ay nakakabilib din naman talaga yung mga ganitong paglalaro ng konsepto ni GL. Ayun, masaya ako sa kanya kasi nalampasan niya na nga yung kalaban na ganito yung style. Kasi diba nasabi ko dun sa last preview natin na ito yung parang kryptonite dun sa style ni GL na nakita natin last year sa laban niya kay Lipcram. And kung aaralin nyo yung formula na ginamit ni Sorgenyo ay parang Lipcram din eh. Diba yung line marking, yung clowning, pati yung pagtawag sa Motus Battle MC at pati yung mismong phrase ni Lipcram na hindi na ako magre-rebat, puro selfie bars, ay nasabi din ni Sorgenyo dito sa round 3 niya. Feeling ko talagang ni Sorgenyo si GL dito na I'm sure out of respect na rin na makikita naman dun sa naging gesture ni Sorgenyo after ma-announce ang resulta. Ito, mapunta naman tayo sa naging performance ni EJ Power laban kay Romano. Ito naman yung pinaka-expressive na EJ na napanood ko. As in, yung pag-akyat niya pa lang sa stage ay naka-game face na siya agad. At buong battle nga ay perfectly executed yung game plan niya. Nasabi niya naman yon sa pre- and post-battle interviews, diba? And talagang naging effective siya. Ang galing din nung mga gantong battle adjustments depending kung sino yung kalaban mo, diba? Proving yung versatility ng isang MC. Dito, na-outclass niya naman si Romano all 3 rounds. Natapatan niya yung performance level ni Romano, naging apparent yung difference nila sa writing, na-utilize ni EJ yung pagiging crowd favorite niya, pero yung naging story of the battle talaga ay yung kakaibang aura nga ni EJ Power sa stage. At kaya sobrang lakas ng dating nung ginawa niya dito ay hindi kasi siya pilit. Very convincing yung angas at yung character niya dito. Na-cancel niya yung laro ni Romano and yung strategy na yon yung nagdikta na nung takbo ng battle. Sa sulat naman, mas nasa technical side yung approach ni EJ dito as expected, no, pero hindi pa rin nawala yung mga witty jokes niya. Tingin ko nga saktong-sakto yung balanse niya dito. May mga linya pa nga siya na talagang raw eh, like yung ender niya sa round 2. Tingin ko medyo risky pa nga yung mga napiling angles ni EJ Power dito kasi wala siyang masyadong na-introduce na bago. Naglaro lang siya dun sa mga usual and generic angles kay Romano at kaya naging extra impressive tong performance niya kasi napaganan niya pa rin yung mga yun. Ito testament naman sa kung gaano ka-resourceful lang sang MC. Like dito, diba, nung kinonclude niya na yung lahat ng mga in-angle niya ay sinet up niya. Dun sa bar na pag nagsusulat ka, nakaharap ka sa salamin. Ganito maging creative na direct to the point. And yung ender niya, pare, ito ata yung loudest crowd chant nung gabing yun eh. Parang naipon yung buong emosyon ni EJ dun sa huling linya and ang galing lang kasi na i-relay niya talaga yung emosyon sa crowd. Kaya ramdam talaga. And dito parang na-establish na niya yung slogan niya ngayong tournament, no? Yung panoorin niyo akong mag-campyon sa unang beses na pagsalang. Magiging powerful tong slogan na to if ma-pull off ni EJ Power tong isabuhay ngayon. Kasi madami namang pwedeng isipin na slogan, di ba? Pero itong naisip niya ay talagang claim na niya yung kampyonato eh. Sugal siya, di ba? Kasi pwedeng bumalik sa kanya if matalo siya. Pero if siya nga yung maging champion ay lifetime flex na yon, no? Kasi ang magiging dating nun ay parang buong taon naghahirap at naglaban-laban yung mga MCs kung sino yung magiging runner-up. Ang pagiging kampyon ay parang pagiging sober. Hindi mo na yan mararanasan. Ang dapat dito sa Romano, bigyan ng tadyak na malaspartan hanggang tumilapon ka sa pinakamababang baitang ng hagdanan at dun mo ako panoorin magkampyon sa unang beses na pagsala. Ang nitpick ko naman sa naging performance niya dito ay yung slow start niya. Nag-init naman siya eventually, di ba? Pero para sa gantong isabuhay battle ay nahirapan siyang makakonect consistently sa round 1. At ramdam yun eh, lalo nung live. Kasi di ba yung round 1, yung parang magdidictate sana ng momentum eh. Na hindi niya agad na-establish dito. Ewan ko siguro sa placement ng linya or something. Pero yung bawi niya sa mga sumunod ngang rounds ay nahila pa rin yung slow start niya para sa isang malakas na overall performance. Kaya lang concern to para
para sa akin kasi tingin ko mahihirapan na siya against GL if ganito ulit yung start niya. Si GL kasi usually yung first round niya yung pinakamalakas eh. And pressure agad yun kay EJ if hindi niya matapatan yung usual na rapid fire start ni GL. Comparing yung recent performance nila, mahirap sabihin kung sino yung mas may malakas na naipakita eh. Pareho kasing strategic yung ginawa nila and in a way parang hindi pa talaga na-maximize yung kanilang full skill set. Parang nag-focus sila sa defense dun eh, sila yung nag-adjust sa kalaban nila. Pero pagdating sa overall performance, para sa akin, pantay lang sila dun at parehong may malakas na momentum para sa paparating na battle. Ito pagdating naman sa overall skill set, ito talaga yung exciting dito kasi feeling ko dito magkakatalo. Kung sa mga last battle nila ay defensive game, dito naman labanan to ng opensa. Kumbaga showcase of high level skills to. Dalawang master kasi to sa mga strengths nila. I'm sure minimal na yung mga chismis or personalan na sulat at mas ma-highlight nga yung sariling laro nila. Para sa akin halos pantay sila dito. Yung malaking lamang ni EJ Power sa humor ay tingin ko napantayan nung creativity ni GL. Lamang si EJ sa delivery and projection, lamang naman si GL pagdating sa rhyming and dun sa complexity ng sulat. Kung sa bars naman, siguro slight edge kay GL dahil oo, mas technical naman talaga yung pag-construct niya, mas layered kumbaga. Pero iba din yung simplicity sa mga bara ni EJ Power eh. Mas accessible kasi and natural yung choice of words niya. Lalo ngayon na talagang dinidinan niya at mga mahahap di pa yung angles na pinipili niya. Mas reference reliant naman yung style ni GL at yun din yung sasaabangan dito kasi diba parang sinabayan ni EJ si Romano. Tignan natin kung sasabayan niya din yung laro ni GL. Pagdating kasi sa mga haymakers, lamang dun si GL eh. Kaya tignan natin kung ano yung counter ni EJ dun. Iba din kasi yung mga discarte niya para mambasag eh. And I'm sure gagawa siya ng paraan para ma-minimize itong strength ni GL. Pwede ding maging factor yung battle rap IQ dito, no? Kasi capable tong dalawa na i-outsmart kahit sino ang kanilang kalaban. Siguro dito patalasan na lang sila. May tendency na i-overcomplicate ni GL yung mga schemes niya. And dahil nga sugal yung mga ginagawa niya, pwedeng mag-backfire yun pag sa clutch moments na. Si EJ kasi safe and calculated lagi yung laro niya eh. So pwedeng maging pabor sa kanya pag naging dikit yung laban. Ang tingin ko namang magiging alas ni GL dito ay yung galing niyang sumilip ng angles. I'm sure may mga moments dito na mapapaisip tayo kung saan nahugot ni GL yung ganung angles, di ba? Parang part of the experience na yun eh sa mga battles niya. Eto, sa experience naman, ito medyo tricky to kasi di ba obvious naman na si EJ Power yung senior sa kanilang dalawa, pero pagdating sa number of battles ay mas madami yung kay GL. Tsaka tingin ko malaking bagay din yung recent activity niya, yung consistent presence niya sa stage. At alam naman natin na nagkaroon si EJ ng 5 years layoff bago siya mag-comeback against Abra. Yun nga, yung recent familiarity sa competitive battles ay pwedeng maging advantage kay GL. Kasi diba dahil nga mas tutok siya nitong nakarang taon ay mas aware siya sa mga tendencies ng battle. Like kung ano yung angles na gamit na, kung ano yung style na mas patok sa tao ngayon, yung proper enders, yung placement ng bars, yung mga ganung bagay. So yun, pwedeng i-exploit ni GL tong card, yung familiarity sa era na to. Mas gamay niya yung laro ngayon kumbaga. Siyempre hindi ko dinidisrespect si EJ Power no kasi alam ko namang kayang-kaya niyang sumabay at proven nang nag-translate well yung style niya sa era ngayon. Pero he's up against GL eh, na mahusay maghanap ng butas, di ba? And ito nga yung isa sa pwede niyang ma-exploit. Sa X factor naman, tingin ko mas matimbang at mas may lamang si EJ Power dito. First of all, yung crowd favorite thing, tingin ko hindi na magmamatter dito kasi parehas crowd favorite tong dalawa. Siguro pag sa fanbase, mas may na-build si GL, pero pag sa general, iba din yung support kay EJ Power eh. Dahil nga, again, very likable siya. Baka nga hihiyaw din yung mga GL loyalist sa kanya eh. So even lang to para sa akin. Ito pwedeng maging alas ni EJ dito yung pagiging suabe at smooth niya. If maging dikit nga tong battle ay I'm sure mas lilitaw yung composure niya. Kung gaano niya pinagmumukhang effortless yung isang intense na situation. Pagdating sa confidence kasi pare, kaya niyang lamunin dito si GL eh. May charisma din naman si GL pero ibang level yung swag ni EJ Power. And kung napansin nyo sa mga past battles nila ay pareho silang gumagamit ng mga selfie bars, di ba? Si GL inaangat niya lagi yung pagiging innovator niya sa battle rap at si EJ Power naman ay yung success niya sa buhay. May K naman silang pareho sa mga gantong bara no, pero if may mga ganto ulit sila sa battle na to ay feeling ko mas magiging impactful yung kay EJ Power. Iba yung dating niya eh. Syempre kasi andun pa rin yung art sa sulat, hindi lang basta yabang no, pero bukod doon kung paano niya dalhin yung sarili niya, ngayon mas maangas pa siya and honestly para sa akin mas may character talaga siya as a battle rapper compared kay GL.
Ayun, yung mga gantong simpleng intangibles ay pwedeng maging crucial difference sa mga gantong expected na na-close battle. Alam mo, kayo ni Jay King, meron kayong comparison. Yung anak mo kamukha niya, yun yung comparison. Ano ba naman yan, Jay King? Hindi ka nagsusuot ng protection tuwing pumapasok ka sa pekpek? Ayan tuloy, nadali ka na naman ng walang helmet. Sir Maria Josep, habang sa YouTube ka nanonood, swabe lang at no stress. Kami naman lumuluwas kaliwat ka ng swab test, vax cert, sa airport, sa boat at bus. And you know what sucks? Abang ikay tinatanong about vax and dose, kami naman tinatanong kung ilang dose ang vax. Apex laban kay Mot, Balakid versus Flick G, Looney versus Tipsy D. Ilan 'yan sa mga legendary battles na naganap sa semifinals ng Isa Buhay. At itong mashup na 'to nila EJ Power at GL ay may potential na maging semis classic. Kaya abangan nyo 'to at comment kayo kung sino sa tingin nyo ang mag-a-advance sa finals at kung bakit.